mga 2 years na siya, mga kabayan. So ito yung pinaka-mother lahat talaga. So ang gagawin natin ay ano natin siya, ire-repat. So ilalagay muna natin to sa baba. Hello everyone! Once again, my name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. Hindi ako magsasawang magpapasalamat po sa inyo sa mga patuloy pa rin nanonood ng aking mga latest and previous videos. Thank you so much! And salamat din po sa mga hindi nagdalawang isip na isubscribe ang aking mumunting channel. Salamat po mga ma'am at mga sir. And shoutout din po sa ating Facebook page followers, Kabayan Amor Plants and Others. Hi po sa inyong lahat. Ayan. So for today's vlog, mga kabayan, ang gagawin ko lang po ay magre-repot ako sa aking isang varieties ng ating Echeveria, which is yung ating Echeveria lipstick. And then, na-propagate ko na siya last year. So, hindi pa siya nagwa-one year, mga kabayan. So ito na po yung ating unang propagation. Actually, ano ito, I think 7 po yung nagawa natin na ganito. And then, 2 na lang po yung natira na nakapat kasi yung iba ay nabigay ko. And then, mayroon akong tinanim din sa wheelbarrow. And mayroon akong tinanim dito sa ating this one here, sa ating ground cactus garden, which is assorted na siya. May cactus, may succulent. So, 2 po yung tinanim ko dito. And then, isa sa ating wheelbarrow, mga kabayan. So, hindi ako nagkakamali na 7 po sila. And then, may nabigay akong 2. Yeah, 2. Kasi may 2 natira. 3, 4, 5, 6. Okay, so yun po ang ating unang propagation. So, hindi ko siya matandaan kung kailan. Basta, ang alam ko lang ay hindi pa siya nagwa-one year, mga kabayan. And naisipan ko siyang iripa talaga. Kasi mula nung pinopropagate ko ito ay dito ko na siya talaga nakatanim. And then, napapansin nyo po na medyo lumalaki na po siya, mga kabayan. And yung dahon po niya ay ano na po siya, nakalabas na po dito sa ating pot. So kailangan ko na siyang iripat kasi medyo malaki na rin yung size niya. Ito yung mother nila, mga kabayan. Kung natatandaan nyo po, inalis natin siya sa pot talaga. I mean, in-uproot pata yun. And then yung may frog na muntikan ko nang nakat. So ito po yun ang mother. And then yung mother niya, mga kabayan. And mayroon na rin po siyang bagong anak, this one, nakikita nyo yan, oh. Medyo malaki na rin siya, but hahayaan ko yan siya kasi maganda naman yung pagka-offset niya dyan kasi lumalabas po siya sa pot. Hindi kaya nung mga nakaraan, nung kasabayan nito ay talagang naiipit po sila dito sa gitna, like this one, kasi mayroon pang isang offset dito, which is naiipit po talaga, and then natutupi po yung kanyang dahon, but for me, is okay lang yan kasi yung pinaka-center ng kanyang rosette ay naka-ibabaw naman po. Hindi siya nakayoko. So, every now and then, pag tumutubo po yung dahon ay aangat po yan siya, mga kabayan. So, for now, yan lang po ang 2 yung nakikita po na bagong offset niya. Ayan. Kasi nga, marami yung nakuha natin last time. And then, itong aking Echeveria lipstick ay naka-rain and shine po ito, mga kabayan. And then, ganyan na po yung kanyang ano. Yan. So, matagal na ito sa akin. I think mga 2 years na siya, mga kabayan. So, ito yung pinaka-mother lahat talaga. So, ang gagawin natin ay ano natin siya, ire-repat. So, ilalagay muna natin to sa baba. Yan. So, as napapansin nyo, mga kabayan, kakaiba po yung ating background or backdrop ngayon sa ating vlog. Kasi nandito ako sa outdoor garden. Dito sa may puno, and then dito sa ating mayroon tayong ornamental dito na parang stage. Kasi medyo ma-fresh ang hangin na malamig, guys. Napapansin nyo po yung suot ko. Yan, pang fishing po ito. Yung pang fishing outfit ko, so ito yung sinuot ko. So malamig, fresh, and then pasensya na po if ever may marinig kayo ng mga ibon. Kasi yan po yung ibon tirahan dyan. And then, kapag doon kasi tayo doon sa ating vlogging station talaga, which is yung ating mayroon tayo dito doong tawag dito yung Kabayan Amor na DIY twigs, ay
kung saan po ngayon, mainit siya ngayon, hindi ako pwede makapag-vlog doon. And then doon naman sa binablog natin kahapon, which is yung ating mga mayana, ay medyo ano siya, against the light. So wala akong ibang choice kung hindi dito sa ating outdoor garden, which is full sun, but ang area na ito ay shaded po. So yun po, ang dami kong dagdag. So now, lalagyan natin sa, iriripat ko siya mga kabayan sa terracotta pot kasi mas maganda yung mga succulents natin or echeveria na nakalagay sa terracotta pot kasi hindi tayo mag-worried na ma-overwater natin siya or ma-underwater kasi if ever po maramihan yung po ang paglagay ng, madamihan yung pang paglagay ng tubig ay hindi po yan siya nakakatakot kasi nga yung terracotta pot ay nag-help po yan na mag-absorb ng excess water na nandito sa ating potting mix. So, mayroon akong nilagay dito. Since wala akong net ngayon, mga kabayan, although mayroon akong, kumbaga, matcha na panganuhan ng mga plato. So, hindi ko na kinukuha kasi natatamad ako. So, ang nilagay ko lang dito, mga kabayan, ay a piece of wood. Yan, kahoy po, na nilagay ko dito sa butas. Ayan, medyo malaki kasi ang butas kapag terracotta. So, lalagyan natin siya ng harang dyan. So, ang purpose po niyan mga kabayan ay if ever magdilig tayo ay hindi po sasama yung ating soil sa ating tubig if ever magdilig tayo. Ayan. So, meron tayo ditong potting mix. Potting mix na gamit ko ay cacti and succulents potting mix mga kabayan. Ayan po. So, ano siya? Fast draining na potting mix mga kabayan. So, time na talaga siya na iripat kasi medyo lumalaki na rin yun siya. So, kukunti lang po muna yung ilalagay natin na potting mix kasi mayroong soil yung ating this one. So, unahin natin dito. And then, yung isa dito mga kabayan ay mayroon na rin siyang offset. Ayan, makikita natin siya. Pero hindi ko alam kung itong isa ay mayroon din siya. But, hopefully, then squeeze natin. Medyo moist po niya kasi nagdidilig ako kahapon. So, gano'n lang po. Squeeze lang po natin. So, gano'n. So, kung ano yung soil mga kabayan na dumikit or sumama dyan sa kanyang roots, ay hindi ko siya aalisin. At if ever mayroong mga dried leaves dyan or mga hindi magandang dahon, ay kailangan nyo pong alisin yan. Yan para magkaroon po ng space if ever mayroon po mga offset dyan na coming. So far, wala siyang offset. Nakaiba doon sa isa. Kaya wala akong makikita guys. So, ilalagay natin siya sa gitna para mas madali lang siyang mag-ano yung kanyang roots. Maganda siya tingnan. So, ganun lang po kasimple ang mag-ripat guys. And then, since medyo moist po yung aking potting mix mga kabayan, ay ayaw ko siyang diligan. Kasi bagong open po yung aking potting mix, naubusan ako and then meron akong extra na dalawang bag. So, binubuksan ko siya kanina. And then yun nga, medyo naano siya sa init. Kaya yung moisture ay parang na tumatagos doon sa ating soil. So, hindi natin siya didiligan. Bukas, pwede na natin siyang diligan kasi alam nyo na pag terracotta, nag-aano yan siya ng nag-help yan siya na mag-absorb. Alam kong magda-dry ito bukas kasi nga terracotta po yung ginagamit natin. And then, akyat natin ito. Nahanap ko yung aking isang ganito, yung stainless. Hindi ko makita kung saan siya nalagay. So, narinig nyo ang ibon. Yan po ang aking, ano dito, kumbaga normal background natin yung ibon. So, mamayang hapon, kasi ang oras ngayon ay parang hindi ko napansin yung oras. Mga alauna siguro or alas dos. Tapos, mamaya, mga 4 or 5, mag-iingay na yan sila kasi maghahanap na yan sila ng, mas lalong umiingay yan sila mamaya, mga kabayan. So, ngayon, yung naririnig nyo ay kunti lang. Then, medyo, yun nga, mahangin.
Mahangin siya, para siyang winter dito mga kabayan. Mayroon namang sun, but yun nga. So, ang nakaganda lang nito mga kabayan, kapag iripat mo na po ang ganitong size ng inyong succulent, tapos iripat niya sa medyo hindi kalakihan na pot, hindi, na-vlog ko yan before na wag po natin biglain na ilagay sa pot. So, mas mabilis po siyang lumaki, tingnan, kagaya nung niripat ko na cubic rose. Actually, meron pa akong dalawang propagation ng cubic rose na need ko na rin siyang ilipat sa terracotta pot. Ayan, so for now kasi apat lang yung natira ko tapat. So we're done on this. Ganun lang kasimple. Ayan, hindi na po yan siya naalo guys. So next one ay this one, yung mayroong offset. Isa lang yung nakikita ko dito na offset. So kukunin natin yung isang pot. Here. As usual, mayroon akong nilagay na bato pang ano po sa soil na if ever magdilig ako ay hindi po siya sasama talaga. Mahangin. Mahangin mga kabayan. But yun nga, malamig ang hangin kahit na may sun. So this one ay hindi siya masyadong malaki ang size kagaya dito. Natira dito guys, so medyo moist siya kasi nga nagdilig ako kanina, din nagdilig ako kahapon. Then may mga dried leaves dito, alisin po natin yung dried leaves para mag-give way sa mga if ever mayroong offset dyan. Ayan, so mayroon pong offset dito guys, isa na nakikita ko. So mamaya ipo-closer ko yan para makikita. And then, pupuntahan natin yung, papakita ko rin sa inyo yung kasamahan nito na tinanim ko sa wheelbarrow and then tinanim ko dito sa aking likuran, which is yung ating cacti and succulents garden. So, hindi na siya cactus garden kasi may mga tinanim ako doon. Ayan. Tapos dadagdagan natin siya ng potting mix para mag-hold talaga siya sa gitna. So pag-aalaga po ng Echeveria lipstick mga kabayan, so yung aking Echeveria nga sa nasabi ko kanina ay more than 2 years na siya sa akin. Ano lang po, screening soil, kabayan, yung hindi siya tawag dito. Yung kumbaga, pagdidilig mo ay mabilis lang talaga mag, ano yung water, mabilis lang siyang mag-drain. And then, hintayin nyo lang po, pag magdilig kayo, hintayin nyo lang po talaga na mag-dry po yung kanyang potting mix for at least 2-3 inches po yung dry, or yung topsoil talaga niya ay dry na, so saka po kayo magdilig. So until now mga kabayan, since 2016, ginagawa ko pa rin ngayon yung soak and dry method. Pero pili na lang mga kabayan, yung sinusoak and dry ko, pinipili ko na lang. Lalo na sa mga house plants. Kasi hindi ko na sila kayang i-soak and dry pa isa-isa kahit mayroon akong parang yung pan na isasabay ko sila lahat. So medyo ano na rin sa sobrang dami na nila. So yun, soak and dry. And then pag medyo maliit pa yung ano nyo, huwag nyo pong ilagay muna sa full sun. But maganda sa kanya ay naka-full sun talaga kasi almost lang mga succulents ay love talaga nila yung full sun mga kabayan. Tapos kapag mature na, pwede nyo na silang paulanan, isabak sa rain and shine na. So, we're done on this mga kabayan. So, mayroon na tayong tatlong terracotta pot ng ating Echeveria lipstick. Ayan. So, ganyan na po, mother, and then yung mga, mga children. Ayan, so this one, right size na din po yan siya mga kabayan, na pwede natin siyang alisin sa mother plant, and then pwede natin siyang itanim sa other pot, but for now, hayaan ko lang muna, kasi ang dami ko pang mga nakapropagate na rin, hindi na rin silang iripat sa medyo malaki hang size ng pot. So, after this one, since before ko siya niripat mga kabayan, ay nakalagay na po ito sa full sun,
So kahit bago siyang ripat ay pwede ko siyang ibalik din doon sa kanyang kinalalagyan, so wala pong problema dyan. So yan po ang advantage kapag matagal na po yung halaman na nasa sayo, kasi alam mo na kung paano yung adjustment nila. So now pupunta po tayo, papakita ko lang po sa inyo yung tinanim natin sa ating wheelbarrow at din tinanim natin dito sa ating cactus garden. So hindi pa sila masyadong kalakihan, mga kabayan, kasi nga I think ito yung pinakamalaki talaga. So ito po yung isa sa mga aking propagation ng ating Echeveria lipstick. So nakapulsan rin ang shine siya, mga kabayan, as napapansin yung blast on dyan. So I think yan lang po yung natanim po dyan. And then pupunta tayo ngayon doon sa ating cactus garden. So here, mayroon tayong isa dyan na tinanim. Medyo tumutubo na rin siya, mga kabayan. Mabilis lang siyang nag-recover. And then the small one is here. Ayan. Yung pinakamaliit talaga yan siya. So yan po yung kasamahan ng mga niripat natin, mga kabayan. So there you go, mga kabayan. Hopefully, nag-enjoy kayo sa aking pagriripat for today's vlog, mga kabayan. So maraming salamat sa pagsilip sa akin once again. And see you on my next vlog, everyone. Stay safe, stay healthy, and happy planting!